Gloomy morning mga masla, pag-usapan natin sa voiceover na to ang chances para makapagtrabaho dito sa New Zealand. Ang dami ng pagbabago mga masla regarding sa pag-a-apply or pagkakuha ng work visa dito sa New Zealand. Pero hindi ibig sabihin nun wala ng chance ang mga may gustong magtrabaho dito sa New Zealand. Hinigpitan lang ng immigration ang mga requirements upang makakuha tayo ng working visa papuntang New Zealand. Dati kasi mga kamasla, nung kapanahonan namin ang bilis lang talaga mag-apply ng working visa dito sa New Zealand kasi kakabukas lang ng border nila galing sa pandemic. Sa ngayon, medyo overpopulated na sila pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na sila mag-hire ng mga trabahante offshore. Nung kapanahonan ko pumasok ako ng New Zealand na hindi kasama sa requirements ang pagtitake ng English exam or yung IELTS na tinatawag nila, pero sa ngayon ay isa na siya sa requirements. Kung ang applyan mong trabaho ay kagaya sa trabaho ko sa mga hospitality, which is considered siya sa level 4 or level 5, kailangan natin mag-take ng exam. Pero kung yung trabaho nyo naman ay nasa level 1 and 2, 3, yung mga tinatawag nating skilled worker, hindi na nyo kailangan ng IELTS, hindi nyo na kailangan mag-exam. Bali, ang mag-exam is yung nasa level 4 and 5 lang na category ang trabaho. Tapos, kailangan na rin ng working experience relevant sa a-applyan ninyo, which is parang normal lang naman na kailangan natin na magkaroon ng experience kung ano yung a-applyan nating trabaho. At ito ang pinaka-highlight sa lahat ng pagbabago or additional na requirements nila kapag mag-a-apply ka ng working visa dito sa New Zealand is dapat nasa median wage yung a-applyan mong trabaho, or I mean yung sahod mo is belong sa median wage, which is as of now $29.66 per hour. So kung mag-a-apply kayo mga kamasla sa mga seek.com or sa mga job site dyan online, hanapin nyo na yung offer nila is 29.66 pataas, kasi kung bababa ito sa 29.66, mahirapan kayong ma-approve ang visa nyo sa immigration. Yan ang naging problema ngayon sa mga kababayan natin andito na sa New Zealand na hindi sila marirenew dahil kadalasan ng mga company ng mga hotel na pinagtatrabuhaan namin ay hindi nila kayang ibigay ang 29.66 per hour na sahod sa mga trabahante. Ako sa kumpanya ko, ang sahod ko lang ay $27 per hour, which is malayong malayo sa median wage na hinahanap ng immigration if ever mag-renew ako or lilipat ako ng bagong kumpanya. Kaya may mga kasamahan ako sa hotel na aalis na ngayong December and yung iba is November dahil tinatanggihan na ng company namin, sinasabihan na ng HR na hindi na mag-renew dahil hindi nila kaya ang pasahod na 29.66. Kaya Manila pero hindi sa lahat. Yung mga staff lang na gustong-gusto nila or paborito nila, sa tingin nila deserve ang trabaho para masahura ng ganun, yun ang hahabulin nila at o-offera nila ng ganung sahod. Tsaka magkakaproblema din kasi kung yung iba na i-renew nila, ang laki na ng magiging sahod compare sa mga old staff nila. Kaya isa din yan sa kanilang kinoconsider. Sa ngayon, may 1-year visa pa ako na balance. So, after ng visa ko, it's either uuwi na talaga ako kung walang mag-o-offer sa akin or walang magbabago sa sahod ko. If ever makahanap naman ako ng trabaho na mabilong sa level 1, level 2, or level 3, pwede pa akong mag-extend dito sa New Zealand after ng aking 3 years visa. Sa ngayon kasi, yung visa sa mga level 4 and level 5 is up to 3 years lang yan siya mga kamasla. So, kailangan na naming haharap ng tinatawag na stand down. 12 years uuwi ka or lalabas ka ng New Zealand bago ka makabalik ulit as an working visa or yung tinatawag nila dito na AAWV visa. Medyo sad talaga siya para sa amin kasi nung dumating kami dito, wala namang ganun. Wala namang sinasabi na hanggang 2 years, hanggang 3 years lang yung visa namin, yung mga stand down. Anytime kasi mag-a-update ang New Zealand immigration kung anong bago nilang patakaran, kung anong pagbabago at effective immediately yan. Kaya hanggat working visa ka dito, hindi ka talaga residente
every month or every year kang nangangamba sa visa mo kasi baka may mangyayari na namang pagbabago at magiging affected ang visa mo. So, whatever happens, okay lang naman sa akin. At least naka-experience na ako. Makapag 3 years na ako sa New Zealand. Anyway, may ibang mga bansa naman or may mga choices naman tayo saan tayo pupunta if ever hindi talaga para sa akin ang New Zealand. So, yun ang reality sa New Zealand, mga kamasla. Yun ang mga pagbabago or yung mga requirements para makapasok ng New Zealand. Hindi naman siya totally hopeless na makapasok kayo kung dream niyo talagang makapasok sa New Zealand. Sundin niyo lang yung mga requirements. Kung may experience ka, 3 years experience sa gusto mong apply ang trabaho dito, papasa ka ng English exam. Hindi naman mataas ang requirement sa English exam. As long as makaintindi ka lang, parang ang band ng exam nila dito is 4 lang, parang mga ganun. Di siya ganun kahirap, sabi ng mga nag-take, nakapasa naman yung ibang nag-take dito na hindi ganun kagaling mag-English. So yung pag-take ng English exam is hindi siya ganun daw kahirap, sabi nila, kasi may mga kasama na kami dito na nag-take na din at mga pumapasa din naman. So ang pinaka-importante mahanap nyo is yung company na mag-offer sa inyo ng median wage. Sabagay, hindi naman yan sila magpo-post, hindi naman yan sila mag-hire ng mga EEW kung hindi sila pasok sa standards sa mga requirements ng immigration. Kaya good luck sa mga nag-job hunting para sa New Zealand. Don't give up on your dreams kung dream niyo talaga na makapunta ng New Zealand. Kung isa sa mga pangarap niyo ang New Zealand, i-push niyo yan hanggat may buhay, may pag-asa. Thank you for watching. Amping kanunay mga Jai! Kita-kita sa sunod na kong vlog. Daghan kayong salamat!